Kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Parang mali yung pagsa. And hello. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat. So ayun na nga, panibagong video na naman for today. And syempre, sobrang na-excite na naman tayo. Pero bago ko simulan ng lahat guys, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat. And thank you so much sa inyong undying support. Siyempre sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga Rochelle fans dyan, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat. And of course guys, please don't forget to subscribe sa YouTube channel nila Roel of Malalag, Nerachel Vlog Morales, and of course sa lahat ng Team Kalingap na talaga namang ginagawan ko ng reaction video. Maraming maraming salamat sa inyo. Nandiyan yan sa may description. I-subscribe nyo sila at supportahan nyo lahat ng mga tao na to. Grabe. So ayun na nga, sobrang nakaka-excite for today kasi meron akong isang nakita ang video, yung in-interview ni Kalingap Dan Baby. Baby! Si Roel dun sa may sasakyan. At saka ni Sir Vincent. Okay, dun si Rachel sa bahay nila. Okay, so meron ako nakitang isang compilation ng interview regarding sa kanilang dalawa. Gusto ko lang magbigay ng opinion dito ha. Ayan, pero sabi ko nga, disclaimer lang, hindi po tayo professional na reactor. And sabi ko nga, gusto ko lang talaga good vibes. Pero gusto ko marinig eh kung ano bang mga pinag sasasabi dito ni Roel at ni Rachel. Grabe, sobrang na-excite na ako. Kaya panoorin na natin to. Let's go! No, question na ito. Huling topic. Siyempre, sa mga Rochelle fans, obvious naman na siguro kung ano may nakikita nila sa mga posts nyo, sa mga videos na nakikita sa inyo ni Rachel. So, kamusta kayo ni Rachel? Sa, ngayon, saan talaga? Kinakabahan? Paano ko ba yun? Ano ng status niyo? Status namin. Andun pa rin yung ano, yung bilang friends. Mm-hmm. Alam namin yung limitations namin, pero aside from that, talagang tinuturing namin yung bawat isa as special someone. Ganyan. Okay. Mukhang kami na lang walang label. Oh wow. My God! Parang hindi pa official. Hindi pa naman official. Pero kasi parang MU, mutual feeling. Mutual feeling, mutual understanding. Sandali lang ah, di ba? Parang tinuturing namin yung ano, yung... Kaming na, hindi ko alam! Yung kaming dalawa, pero walang label. Ano yun? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit ganyan ko lang ito nakita? Hindi nyo sinasabi yung mga ganyang video. Nakakainis kayo. Pero grabe ah, sobra ha. Sabi ko nga, grabe, nakikita nyo kung gaano kabahan si Roel. Kung paano yung sasagutin si Dan. Diba? Alam nyo na yun, diba? Grabe, pero parang nandoon pa rin yung respect niya eh, kung paano niya sasagutin. Pero, hoy, MU na pala eh! Grabe, doon na yun papunta eh! Kapag MU kayo, ganun na yun! Doon na yun papunta! Tuloy natin! Siguro, sa akin, maaga pa naman para maaga pa. Si Rachel papasok sa mga ganyang okay relationship. Gusto ko, yung ano kami ngayon, gusto ko i-preserve yun. Uh-huh. Hanggang sa mas mag-matured siya. Hanggang mas stable yung kanyang pamilya. Kasi mas maganda yung bagay na talagang pinaghirapan mo. Mas maganda yung hinihintay mo na talagang magbubunga siya. Ay, alam ko grabe naman na talagang worth it naman yung paghihintay ko. Kasi ay, napaka-faithful din niya. Napaka-loyal din. Siguro... Hindi through words lang yung sinasabi ko, through verbal. Talagang gagawin ko ito bilang pagsuporta rin sa kanya. And syempre, andyan yung suporta rin natin sa kanyang pamilya. Kaya kung ano yung nakikita niya, ibabalik ko naman po. Basta yun na yun. For instance, kunyari, ito hindi nagkaroon ng love team, walang Rochelle, tingin mo, magugustuhan mo rin sa Rachel? Sandali lang. Okay. I-post ko lang doon bago yung question ni Dan na yun. Hoy! Bago niya sagutin yung tanong ni Dan. Okay. Ni baby! Ay, sorry po ah. Medyo maano lang po talaga. Joke lang po. Ang ingay natin. Hoy! Grabe yun ah. Sabi ko nga,
from the very start na napanood ko si Rowell at si Rachel doon sa vlog ng Kalinga Prab, sa vlog ni Kalinga Prab, okay, diba? The way he speak, okay? The way he say some words, the way he express his feelings, the way he explain some words sa ating lahat at sa lahat ng viewers, diba? And doon yung pure intention ni Rowell, hindi nawawala. Sabi ko nga, yung respect niya sa babae nandoon, diba? Yung respect niya doon sa family ni Rachel nandoon. Sa lahat ng viewers, nandoon yung respect ni Rowell, hindi nawawala, diba? Siya yung tipo ng tao na willing maghintay, diba? Kahit gaano pa, gaano pa yan katagal. Well, I don't judge him. I really don't like to judge him, diba? Kasi nga, hindi ko naman ganun kakilala si Rowell. Pero the way niya kasi sabihin to, diba? Mapifeel mo talaga na talagang totoo at nanggagaling sa puso niya kung ano yung sinasabi niya. Diba? Which is dapat, diba? Iyon yung panghawakan natin, diba? Pero sabi ko nga, hindi dapat tayo nag-expect sa kung anong sinasabi lang nila, diba? Kumbaga, andun tayo sa part na nag-support na tayo sa kanila from the very start until the end, supportahan natin sila, diba? Kasi pag nag-expect tayo, parang tayo yung masasaktan, diba? Sa huli, diba? Pero grabe, no? Sobrang mapapabilib kayo kay Rowell kasi sabi ko nga, kung sikat ka na at alam mo sa sarili mo na marami na magsusupport sa'yo, diba? Parang wala na eh. Parang dededmahin mo na lang yung mga tao, hindi mo na sila imamind. Pero hindi eh, nandun pa rin yung respect ni Rowell. Diba? Andun pa rin, hindi nawawala kung paano siya nagsimula. He still remain as humble he is, diba? Nandoon siya, hindi nawawala yung pagiging humble niya. Kaya dapat, ay nako, grabe. Deserve. At sabi nga niya, diba, worth it naman yung pag-iintay ko. For sure, diba, lahat ng tao nag-iintay at lahat ng tao na binigay yung effort at naghihirap ka. At the end of the day, diba, worth it yung makukuha mo. Deserve mo. Sobrang worth it pa. At sabi nga nila, kapag pinaghirapan mo at nakuha mo, yun yung pinaka the best feeling ever na maramdaman mo, diba? Tuloy natin. Ayan na. Ano lang, random question. Ayan. Lang, kung sakal, if ever lang naman na ganun yung sitwasyon, hindi kayo naging love team. Tingin mo? Oo, syempre naman. Kasi nga, ano? Agugustuhan! Nung sinama pa ako, tapos wala pang namumuong ganito, or wala pang scene ng mga ganitong love team, talagang, sa totoo talaga, na ano ako sa kanya. Yung... Nalaman first sight! Parang yung na-attract ako sa kanya. Kasi nga dahil sa kanyang kabaitan, sa ugali niya, talagang sino bang hindi ma ano, bonus na talagang bonus na 'yun na may ano siya, may kagandahan. May kagandahan. Pero ugali talaga. Ugali yung diba? Sa yung sa ano, yung sa kalooban talaga yung doon ako na ano siya, na nabigyan niya. So ngayon na mas nakakasama mo siya ng matagal na halos ilang araw na nakasama mo siya, di ba, sa malalag. Uh-huh. So, ano naman ang pagbabago sa mga nararamdaman mo sa kanya? Wala naman. Talagang nagiging mas solid ang pundasyon niyo. Mas nagiging solid. Araw-araw nag, ano siya, yung, alam mo yung, mas na-inlove ko sa kanya. Oh, grabe. Kasi nga, ano, pero alam naman namin na. Hindi naman to pang, ano lang, parang, puppy love or infatuation, hindi naman kasi nga sa akin ngayon talagang gusto ko yung mas ano siya, yung mamahalin ko ngayon, talagang yun na yun. Oh my God! Nagdaan ako sa mga ganyang puppy love. Gusto ko yung siya na talaga. Sa ngayon talagang hindi pa naman siya makapag-decide, kaya nga kasi nga, pero MU na kaya po. Sa akin lang, hindi ko siya kino-force na talagang ako talaga yung gugustuhin niya. Gusto ko hayaan ko siya na siya makapag-decide. Tama. Kung ma-appreciate man yung pinapakita natin or ginagawa natin sa kanya, talagang maganda yun. Tama. Okay. So yung ini-invest mong oras, effort kay Rachel is pang lifetime na to para sa'yo. Oo. Kasi nga, no, hindi naman ako maglalaan, no, bilang isang charity vlogger. Lahat ng oras natin nandun sa paglingap. Pag-uwi pa sa bahay, nag-edit tayo. Hindi naman ako maglalaan ng oras para mag-communicate sa kanya, para lang sa wala. Tama! So ang gusto ko, pang lifetime na yun, i-invest ko na oras sa kanya. So, salamat, Insan. So. Hoy! Wait lang ha, bago yung kay Rachel. Totoo yung sinasabi ni Rowell, diba? Alam nyo yun?
Diba? Bakit ka magsasayang ng isang oras kung sa tingin mo at the end of the day, wala ka rin namang makuha, diba? Well, wala ka mang makuha, diba? At least you tried, diba? In yung pinaka-importante, diba? As in, sabi ko nga, si Roel busy na yan, diba? Kahit doon pa, pa man ata, eto ha, correct me if I'm wrong guys, ha? Kahit dati pa naman ata, Team Kalingap na siya eh. Then, diba, nakita ni Vincent to sila Rachel. Okay, so dati, Kalingap na siya, diba? Kung doon dati, nakabuhos na yung oras at saka yung time niya para sa mga tao, diba, yung buong effort niya, binigay niya doon yung buong puso niya kasi buong puso siyang tumutulong sa mga kapwa niya. Diba, what more pa kaya kapag nagmahal lang Roel, diba, kung binigay niya na nga yung buong puso niya sa tao, which is wala naman siya makukuha doon sa pagtulong niya, kundi, diba, thank you kasi tinulungan nila siya, 'di ba? Yung maging masaya ka kasi nakatulong ka sa iba. Paano pa kaya kapag nagbigay ka ng ibang effort dun sa taong mahal mo? 'Di ba? Kung nakakapagpasaya nga siya ng milyong-milyong tao, paano pa kaya yung taong mahal niya, 'di ba? Hindi lang million, guys. 'Di ba? Billion. At sabi nga niya, panghabang buhay na 'to. Hoy! At MU na. Tuloy natin yung kay Rachel, ha. Okay, game. O ano masasabi mo, ano, Rachel, sa mga kapatid mo at ganyan, sa pinsan mo? Ano man, may pag-uusap po kami na Roel about yun. Tsaka marami din po kaming plano sa buhay. Ay! May plano sila! Abang po yan, syempre, masuunanin ko po muna ang pamilya ko. Oo, tama yan. At naiintindihan naman ni Roel. Oo po, naiintindihan po. Pinapaliwanag mo sa kanya na yung mga priority mo. Alam mo naman po yung mga priority mo kasi una pa lang po sinabi ko. Oo. Tama yun. Yan yun. Anda naman daw siya maghintay. Oo. Mas talagang kami, kami. At saka sinabi pa rin ni Papa mo, no? Okay. Sa harap-harapan, sinabi ni Papa mo, di ba, na kumpara, inakausap ko pala si Papa mo na sinabi ay, kumpara kayo, para kayo sa isa't isa, para sa inyo, di ba? Oo, kung kayo, kayo, di ba? Ang nakakatawa kay Papa mo kasi, ano, nasa gitna lang siya. Di ba rin niwa pa na ganyan? Ibang Papa na hahadlangan kayo. Oo. Kasi po, minsan, minsan po ang mga papa na gano'n, minsan nasasakal din po yung mga anak, kaya siguro nagagawa nila yung mga gano'n. Ay, tama! Tama! Grabe! Yeah. Tama yun, Rachel! Yan, sa papa mo, pahalagan mo din, ha? Ay po, sa mga sinasabi. Pahalaga ko dyan, kaya nga po yung mga bawal sa kanya, pinababawa lang ko kasi ayaw ko po mapasama din siya. Sobrang mapagmahal, so, kahit sa magulang. Po, wala ko pang ngayon, ano, pagkukulan ng, ano, kung sakali ngayon, ano siya. Gusto na pala talaga yun, Papa mo? Ngayon po, minsan nasakit-sakit mo yung tiyan. Ngayon po. Nasakit pa rin ang tiyan? Minsan po, nung nasa Davao po kami, nasakit-sakit po yung tiyan. Baka nakakakain ng talagang bawal. Ngayon po, po dyan sabi ko, na, sabi ko. Pigilan pag, na sa mga bawal. Wala ka tinitin kayo, Vincent. Siguro pag wala ako, mapilit dyan si Papa pag hindi niya nakaya yung buto niya. Kung magbabawal ako po yun na, bawas kanin. Diba sa akin kasi, yung mga ako, nagpayat na baga ako. Less ano lang din ako sa rice. Sa rice, disiplina lang. Sabi mo pa yung papa mo, disiplina. Healthy, yung favorite, ano, di ba ang isang tao may mga favorite place yan? May pinuntahan ba kayo ng favorite place ni Roel? Na sinabi sa yun? Wala. Ako alam ko na. Favorite place? Ano ito? Ikaw yung favorite place ni Roel. Sana all. Sana all. Sana all. Favorite place. Nilagyan. Sana all. Ikaw, saan ba ang favorite place mo? Saan po? Ikaw, favorite place mo? Favorite place? Meron ka ba lang? Si Wala. Favorite place ko dyan sa baba. Sa baba? Ay, dun sa pinapuntahan mo talaga. Pag naigib ng tubig, no? Model-model ka pa dyan eh. Model ka ng gubat. Dyan lang kami na ano. Kasi di naman po kami yung naalis-alis talaga. Talagang noon pa man, yung na-vlog ko kayo. Hindi ka naman talaga yung punta ng SM. Hindi ka naman talaga total yung ganun. Diba? Kasi walang ganito, walang ganun. Hmm. Yung, ngayon lang po kami nakakaano. Layas-layas kasi nga. Dahil man sa mga tulong ng mga sponsor. Grabe. Kumbaga nung panahon, grabe talaga, no? Sa pera, wala din. Maraming salamat po sa mga tao nag-ano. Parami sa amin ang ganun po. Yung magandang buhay, no? Basta ano lang, yun nga, gaya yung sabi ko sa iyo, pasalamatan mo sila dahil sila yung tumulong sa iyo na magkaroon kayo ng magandang buhay. Ano, pahalagan mo bawat binibigay sa inyo, ingatan, kasi darating din ang panahon kapag yung time na
ay nakapagtapos ka na, tapos gusto mong tumulong, ikaw naman makakatulong ka naman sa iba, di ba? Tama, Kuya Vincent. Kaya ano lang, na tuloy lang sa hamon ng buhay. Ano yan? Hoy! Hoy! Saan yan, guys? Apakasweet naman sa loob ng sasakyan! Saan sila pupunta? Oh my God! Ay, bakit ganyan? Nakakatulog naman pala naman sa balikat. MU na yarn? Grabe! Super sweet! Grabe! Anyway guys, ayan, before anything else, gusto ko lang sabihin sa inyo kung gaano ko talaga sobrang napapabilib sa mga Team Kalinap. Alam nyo kung bakit? Doon sa last interview kay Rachel na sinabi niya at nung tinatanong siya ni Sir Vincent na, diba, dati naman hindi ka naman nakakalabas, hindi ka nakakapunta ng SM, diba, bihira lang kayo kasi nga less, yung pera, 'di ba? Wala kayong pera, 'di ba? Kumbaga yung mga bagay na hindi nila nagagawa is nagagawa na nila ngayon, 'di ba? Dahil 'yon sa Team Kalingap at dahil sa lahat ng mga tao na tumulong sa kanila, dahil sa mga sponsors na 'yon. 'Di ba? Alam niyo 'yon, yung ano eh. Sabi nga ni Rachel doon sa mga ano nila, doon sa mga pinapanood ko ng mga episode sa mga ano nila sa vlog ng Kalingap na yung Kalingap, okay, isa sila sa naging way para magawa nila Rachel yung mga bagay na hindi nila nagagawa. Lahat ng mga bagay na hindi nila na-experience before is na-experience nila dahil dun sa Kalingap. Kumbaga, sabi nga ni Rachel, si Lord gumawa ng way, which is yung Team Kalingap, daan patungo dun sa mga bagay na pangarap nila na matupad yun. Diba? Which is, eto na nangyayari na. Diba? Sobra, no? Totoo yung sinasabi nila na may mga bagay talaga at may mga tao talaga na nandyan para sa atin at ibibigay ni Lord yun na daan, diba? Kumbaga si Lord, diba, binigay yung Kalingap sa Team Rochelle, sa Rochelle, kay Rachel, sa family nila, dahil kay Sir Vincent, nakita niya, na-scout niya, diba? Dahil kay Sir Vincent, na-scout niya sila Rachel, diba? Nagkakilala si Rachel tsaka si Rowell, diba? Alam niyo yun, kumbaga, yung life talaga is very magical, alam niyo yun. Talagang sobrang very meaningful. Kumbaga parang life is, alam niyo yun, lahat pagdating sa life, andun na lahat. Diba? Alam niyo yun, ma-experience natin, ma-feel natin, maramdaman natin, lahat, diba? Kaya nga sabi nila, yung buhay is napaka-importante talaga. And sabi ko nga, alam niyo yun, bakit ngayon ito na yung sinasabi ko? Ang dami kong nasasabi na realization na grabe, no? Magiging deep tayo kapag may mga napapanood tayong ganito. Well, sabi ko nga, kailangan talaga every day, every minute, diba? Kailangan i-enjoy natin yung life kasi hindi natin alam kung kailan natin ma-enjoy pa yan at kung kailan ba natin ma-experience sa mga dapat natin ma-experience. Kung hindi natin kayang gawin ngayon, bakit hindi pa ngayon? Diba? Gawin na natin yung mga bagay na kaya naman natin gawin, diba? Sabi nga nila, live to the fullest, diba? And you need to smile, diba? Sabi nga dun sa Korean, ano, Korean series na pinapanood, Hermes, diba? Kailangan hindi lang tayo smile, diba? Ayun na nga, grabe lang. Sobrang kilig to and sobra, grabe. Parang naging deep tayo ngayon sa reaction video na to. Well, anyway, gusto ko yun. Pero kung ayun na nga, nagustuhan nyo ang video ko for today, yung reaction video ko, ayan, please don't forget to like, share, and subscribe na rin and comment na rin after watching this video. So, ayun na nga, abangan nyo ang pag-reaction ko sa bawat kanilang story. Ayan, ituloy-tuloy na natin yan. I-comment nyo yan kung ano yon. Okay, so ayun na nga, maraming salamat again for today. And again, this is Amazing Janice, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!